Okay. Kita na yung screen ko. Hello? Yes, yes po, sir. Sir. Yes, sir. So, bigyan ko kayo ng 30 seconds para mag-chat, magkuha ng mga papel or at saka ballpen or extra device na pwede kayo mag-type para jot down nyo na lang yung mga important facets ng lecture natin ngayon. Kasi again, kung wala kayo kahapon, pagka nagpe-present ako ng slide, yun lang mismong topic, wala yung para lang to yung definition. Pero para lang tong definition, but yung mga iba na nandun dapat kumpleto, hindi ko ginagawa yun. Dinadaldalan ko na lang. So kung importante sa palagay ninyo yung topic, yung sinasabi ko, dinadaldal ko, jot down yun na lang. Okay, 30 seconds. Ten. Okay, let's begin. So kahapon, basketball, ngayon naman volleyball. Volleyball is a team sport in which two teams of six players are separated by a net. Pero katulad ng basketball ngayon, na may 3x3 sa FIBA, etong FIVB, meron din beach volley. Okay? Each team tries to score points by grounding a ball on the other team's court under organized rules. So pupuntos ka lang pagka yung bola mo, napunta dun sa kalabang court at sumayad sa kalabang court at hindi nila naibalik. Okay, so ganun ang paraan ng puntusan sa volleyball or nagkaroon ka ng error. Okay? So history, 1895 yan na imbento. Saan? Sa Holyoke, Massachusetts. Holyoke, Massachusetts. Okay? So yung basketball, 1891, Springfield, Massachusetts. Ito naman after 4 years, 1895, sa Holyoke, Massachusetts, YMCA din na school. Okay, na-invento naman yung game na volleyball. Ang nag-invento niyan, Amerikano, si Dr. William Morgan. Okay, pero hindi volleyball ang first name niyan. Ang first name ng volleyball ay Mintonet. Mintonet. Yan ang first name ng volleyball. So, nung pinapalaro na ni William Morgan niya sa mga PE students niya, merong nag-o-observe si Alfred Halstead. Okay, nakita ni Alfred Halstead that the students keep on volleying back and forth the ball. Volleying, ibig sabihin hitting to return or striking to return. Okay, so yun ang ibig sabihin ng volleying. So, nakita ni Alfred Halstead that the students keep on volleying back and forth the ball. So, sinuggest niya kay Morgan na magpalit na lang ng pangalan, wag na lang Mintonet. Volleyball na lang. So ang nag-imbento ng game, si William Morgan, ang nag-coin ng term na volleyball ay si Alfred Halstead. Para hindi kayo nako-confuse. Okay? And then, nung 1910, okay, nung 1910, nagpunta yung mga American educators dito sa Pilipinas kasi colony pa tayo ng Amerika noon. Okay, so nung 1910, nagpunta yung mga American educators dito sa Philippines, sakay ng barko. At isa din sa mga sakay na yon ay si Elwood Brown. Okay, si Elwood Brown. Si Elwood Brown may dalang volleyball net at volleyball. Ang purpose ng visit niya para ma-introduce yung game ng volleyball sa mga Pilipino. So ang ginawa ni Elwood Brown, pinalaro niya yung mga sundalong Amerikano ng volleyball doon sa garrison or sa kampo doon habang nanonood yung mga Pilipino. So habang nanonood yung mga Pilipino, ine-explain ni Elwood Brown yung mechanics, yung game mechanics doon sa mga Pilipinong nanonood. And then, pinatry niya sa mga Pilipino. Nung pinatry niya sa mga Pilipino, merong ginawa yung mga Pilipino na kinabigla, kinamangha, kinagulat ni Elwood Brown at saka ng mga Amerikano sa paligid noon. Dahil sa ginawa ng mga Pilipino na yon, na-revolutionize yung game ng volleyball. Ano ang iniambag ng mga Pilipino sa game ng volleyball? Anybody na makaka-remember? Anybody? Yes, go ahead, Mr. Azanias. Sir, good afternoon. Ang naiambag po ng mga Pilipino ng mga panahon yun is yung
Yung set in is 5 po. Very good. Tayong mga Pilipino ang naka-invento ng set and spike na tactic sa volleyball. Ang sabi lang ni Elwood Brown at ayon lang din sa pagkakaintindi ng batas ng volleyball, pupuntos ka pagka pumunta yung bola sa kalabang sahig. Okay, so ibig sabihin, napunta sa sahig, hindi na strike back ng opponent. So yung mga Amerikano, bali ng bali. Okay, dinidigpas ang dinidigpas. Eh yung mga Pilipino, di ba likas na magugulang yan eh. Kumbaga, pagka naintindihan nila, pupuntos ng ganun. So, ayon sa pagkakaintindi nila, pupuntos ng ganun pagka nalaglag yung bola sa kalabang court. Eh, bakit mo nga naman ididigpa? So, ang ginawa ng mga Pilipino, sinet at saka inispike, pinalo yung bola. So, nagulat yung mga Amerikano dahil hindi nga nila alam yung ganung battle tactics. So, wala pang term na set and spike noon. Wala pa. Hindi rin alam ng mga Pilipino yung ginawa nila. So, pinangalanan yun ni Elwood Brown na Filipino bomb. Kasi nung panahon na yun, uso ang digmaan, di ba? So, Filipino bomb o bomba ng mga Pinoy. Kasi ang bomb, hindi mo kayang pigilan. So, yun ang unang-unang term doon, Filipino bomb, yung spike. Hanggang sa inadapt ng mga Amerikano yung battle tactics na yun sa volleyball. And then, kinuha nila, dinala nila sa Amerika yung tactics, pinangalanan nilang set and spike. Pero tayong mga Pilipino ang naka-invento sa spike. Okay? So, again, meron ngang governing body ang volleyball sa buong mundo. Ayan yung nasa baba, kung mapapansin ninyo. Ang pangalan niya, Federación Internacional de Volleyball. Okay? Spanish acronym din yan. Okay? Next. So, court diagram na tayo. Okay? Ang volleyball court ay dalawang court. So, dalawang court yan. So, ibig sabihin, yung malaking-malaking court na yan, nahahati into two. Court mo at court ng kalaban mo. Ang sukat ng court, okay, tingnan natin ulit sa pointer. Okay? Ang sukat ng court, rectangle yan, ang shape niyan, ha? Ito, yan. Yung pinapasadahan ng pointer or ng mouse. Okay? Yan. Ang tawag dyan, end line. End line. Yan ang width ng court, yung end line na yan. Okay? Ang sukat niyan, 9 meters. Magmula dyan sa tip na yan, hanggang sa kabilang tip, hanggang sa kabilang dulo, 9 meters. Okay? Next, ito naman, itong line na to sa gilid, yan, habang nag-explain ako, drawing nyo na, and then put an arrow, label the part. Okay? Itong linya sa gilid, yan, yan ang length ng court o haba ng court. Ang tawag naman dyan, side line. Okay? End line, side line. Ang sukat niyan, 18 meters. 18 meters. Sa makatwid, yung dalawang court ng volleyball na yan, square. So, 9 by 9 yung court mo, 9 by 9 meters yung court ng kalaban. Kaya all in all, 9 by 18. Ang volleyball court na yan. Okay? Next. Ito, yung volleyball net. Yung height ng net. Ang tawag dito, net. Okay? Yung height ng net, dalawa ang height niya. Isang panlalaki at isang pambabae. Yung panlalaki, magmula dyan sa white tip. Ito yung nasa arrow na yan. White yan eh. Yung white tip na yan hanggang sa sahig. Okay? 2.43 meters sa lalaki. 2.43 meters sa lalaki. Okay? Sa babae naman, mas mababa yung net. 2.24 meters magmula sa white tip hanggang sa sahig. 2.24 meters. So, kung magkasunod ang game lalaki-babae, ina-adjust nila yung height ng net. Okay? At karugtong ng net, okay? Karugtong ng net, ang tinatawag na antena. Ayan, antena. Ayan. Kabila, antena. Ano ba yung antena? Extension ng sideline yan. Mamaya, papaliwanag natin kung paano naging extension ng sideline. Okay? Ito, yung guhit sa gitna. Ito. Yan. Yung nagahati sa court. Yan. Yan ang center line. Center line. Okay? Kung mapapansin ninyo, merong guhit na halos kadikit ng center line ito para sa court mo. At yung kabila,
para sa court ng kalaban. So meron dalawang line, isa dito, isa dyan. Iyan ang attack line. Attack line. Okay? So magmula sa attack line hanggang center line, 3 meters ang distance. 3 meters ang distance. Okay? Okay, next. So balikan natin yung antenna. Okay? So ang sabi natin yung antenna, extension ng sideline yan, going up. Why? Demarcation line yan para malaman ng first referee at ng second referee kung outside o inside pa ang tira mo. Kasi yung bola pwedeng pumasok yan kahit galing ka sa labas eh. So say for example, nagrarally na. Yan, bali ng bali. Palo, 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 palo. And then pag palo nung kalaban sa'yo, natira ng kakampi mo, pumunta sa labas. Okay? Pumunta sa labas. Okay lang. Okay lang. So pumunta sa labas yung bola. Tinira ng kakampi mo, napunta sa outside. Ngayon, ayaw mong matalo. Hinabol mo ngayon. Okay, hinabol mo. Tingnan nyo yung pointer, ha? Hinabol nyo. Paghabol nyo, pinalo nyo o tinira nyo yung bola. Tinira nyo, pumasok. Pero dumaan sa likuran ng antena yung bola. Tinira nyo, ha? Pumasok. Pero dumaan sa likuran ng antena yung bola, outside ang tira mo. Kailangan yung bola, pag galing sa labas, tinira mo, okay? Pumasok sa loob, pero dapat pasok siya sa loob ng antena para maging inside yung bola. Kung ang bola tumama naman sa antena, automatic outside na. Okay? So, yan yung volleyball diagram. Yan yung volleyball court diagram kasama na yung net. Okay? Next. Yan. Ito naman ang volleyball. Kung mapapansin niyo, may changes na naman sa volleyball. Ito na. Okay, yan na yung changes. So yung Mikasa designer, yung engineer ng Mikasa, yung pagkakadesign na yan, again, hindi rin yan pampalandi ng bola o hindi yan pampaganda ng bola. May purpose yan. Yung aerodynamic design na yan. Okay? Yung curve, mga contour na yan. Okay? So kung mapapansin niyo yung unang-unang volleyball, 9 panel, tama? Yung parang soccer ball siya eh, na lapad-lapad na ganun yung panel. Binago yon, ginawang parang leaf, parang dahon-dahon, di ba? Ang purpose nun, para pagka pinalo mo yung bola, okay, may drag. Ibig sabihin may drag, hindi ganun kabilis. Alam ko na pagka kahit na pumalo yung mga Cubans o yung mga Chinese, pagpalo niyan, mabibilis yan. Pero dahil nga doon sa pagkakadesign ng bola na yun, doon sa panel, may drag, pero mabilis pa rin. Pero unlike yung unang-unang design ng bola na 9 panel, yun, yung gano'n na lapad-lapad yung design, mabilis na mabilis talaga yun. Hanggang sa binago ulit ng Mikasa, ganito na, para ma-increase lang yung drag. So pagpalo niyan, hindi naman sa medyo babagal. Kumbaga, yung speed niya, mababawasan. Okay? So yun ang purpose ng design changes. Okay? Next, volleyball game na tayo. Bago mag-umpisa yung laro, okay, bibigyan ng tigda dalawang pirasong papel ang both captain ball nung dalawang team. Okay? Isa para sa team A at isa para sa team B. Ang tawag doon sa papel na yon ay R5. R5. Okay? So ano ba yung R5? Yun yung pinaliit na court mo. Yung R5. Okay, meron yung center line, may sideline, may end line, at saka may attack line. At merong 6 boxes. Yung 6 boxes na yon indicative kung sino yung mga player mo na ipapasok sa loob at kung nasaan dapat ang pwesto nila. Okay? So, 3 box sa attack zone, 3 box sa back zone. Okay? So, yung 3 box na yon kailangan ilalagay mo doon, isusulat mo yung jersey number ng mga player doon sa specific na pwesto niya doon sa court na yon. 3 sa harap, 3 sa likod. Okay? So, ganun ang gagawin mo. Why? Wala mo nang magre-react. Kasi sa volleyball, hindi ka pwedeng pumesto sa hindi mo pwesto sa court. Okay? Matatawagan ka ng wrong positioning. Eh sir, nanonood kami. Pagka, kumbaga, naglilipatan-lipatan sila, yung tosser nga na nasa likod, biglang mapupunta sa harap, hindi naman pumipito yung referee. Pwede. Okay lang yun. Basta pagka service, na-release na yung bola, pwede ka nang pumunta kung saan-saan. But, may susundin pa rin tayo sa R5. Ano yun?
Yung nasa attack zone, sila lang ang may karapatang tumalon at pumalo nang mas mahigit yung kamay sa net o mas ibabaw yung kamay sa net para umatake. Yung kung ikaw ang pwesto mo ay nasa backline ka, hindi ka pwedeng pumunta sa attack zone para tumalon at pumalo ng mas mataas kesa sa net yung kamay mo. Okay? Bawal 'yon. Backliner ka. Tatawa sa volleyball ang scoring system diyan ay rally point. There is no such thing as running score. Walang ganong term, ha? Rally point ang tawag doon. Meaning, every mistake score, every error score. Regardless kahit sino pa nagsiservice. Sir, mali ka na naman. Sir, naglalaro akong volleyball eh. Sir, backline ako eh. Pero pumapalo ako sa ano, di naman ako tinatawagan. Pwede kang pumunta sa attack zone, mapunta sa attack zone, at tumalon at pumalo at yung kamay mo mas mataas ibabaw ng net at hindi ka tatawagan ng referee. Pwede yon. Kailan nangyayari yon? Pagka meron tayong service rotation na. So meaning, say for example, okay, say for example sa attack zone, okay, si players number 1, 2, and 3. Ito yung net, ha? Okay, si players number 1, 2, and 3 ang nasa attack zone. Si player number 4 nasa likuran ni 3, si player number 5 nasa likuran ni 2, si player number 6 nasa likuran ni 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Nagpalitan na. Nagra-rally na. Okay? And then, pumalo ka. Pumalo si player number 3. Okay? Pumalo si player number 3. Okay? Pagpalo, hindi nasagot. Okay? Service ng kalaban, ha? Then, pumalo kayo, hindi nasagot. So, kanino na service? Service nyo na. Tama? Sino ngayon na magsaservice? Okay? So, ang magsaservice ngayon ay si player number... Hello? Sino na ngayon magsaservice? Player number 4, sir. Number 4? Nasa kalaban ng bola. Sila nag-service. Umatake. Then pumalo si player number 3 natin na nasa attack zone. Boom! Hindi nasagot ang kalaban. Score natin, service na natin. O sino na ngayon na magsaservice? Player number? Yes, go ahead, Mr. Bulao. Player number 3, sir. Player number 3. Siya na, kasi may rotation eh. So si player number 3, papalitan niya si player number 4 dun sa pwesto niya. Si player number 4, lilipat siya sa pwesto ni player number 5. Si player number 5, lilipat siya sa pwesto ni player number 6. Si player number 6, lilipat siya sa pwesto ni player number 1. Nasa attack zone na ngayon si player number 6. Si player number 1, lilipat sa pwesto ni player number 2. At si player number 2, lilipat sa pwesto ni player number 3 na magsaservice na ngayon. Okay? So, sino ngayon ang tinanggalan natin ng karapatang tumalon, umatake, pumalo ng higit ang height ng kamay niya kesa sa net? Sino ang tinanggalan natin ng karapatan? Player number? 6. Libero. Tinanggalan ng karapatan. Player number? Player number 3. Why? Kasi pagka nag-service na siya, saan na siya pepwesto? Sa? Backline. Sa backline, sir. Backline. Ah. Sino naman ngayon ang binigyan natin ng karapatang umatake, tumalon, pumalo na yung kamay niya ay mas may... Player 4 po. Player number? 6 po. 4, 5, 6. Number 6. So si player number 6 na ngayon ang may karapatan. So yes, during the duration of the game, during the course of the game, maaari na kahit nasa backline ka, dun sa R5 na kalista, pwede kang mapunta sa harapan at yung nasa harapan pwedeng mapunta talaga sa likod. At pwede mong gawin yung ginagawa ng nasa harap at yung mga nasa likod, mababawasan sila ng karapatan, mapupunta kasi sila sa likod. Okay? During service rotation. Yung R5, babaguhin pa ba ng second referee? Buburahin pa ba niya? Hindi na. Titinglan lang ng first referee, titinglan lang ng second referee yung R5, kakabisaduhin na nila yung mga players na sunod-sunod, ibubulsa na yan. Kabisado na nila. Alam na nila kung paano yung ikot, alam na nila kung sino yung magba-backline, alam na nila kung sino yung mag-attack zone. Ganun kalupit ang mga referee ng volleyball. Okay? So during the duration of the game, maaaring si player number 4, 5, and 6, mapupunta na sila lahat sa attack zone at si player number 1, 2, and 3 ang malilipat naman sa backline. Okay? So balikan ulit natin yung lecture. So yun yung game, ha?
Ang isang game, 5 sets 'yan. Ibig sabihin ng 5 sets, best of 5 sets. Pag sinabi nating best of 5, race to 3 sets o unahang makatatlong set na panalo. Kung sino nakatatlong set na panalo, panalo na 'yon. Say for example, si Team A nanalo ng first set. Si Team B, si Team A ulit nanalo ng second set. Si Team A ulit nanalo ng third set. May fourth set pa ba? Wala na kasi nakatatlo na. Po. Na wala na po. Na 3-0 na nila eh. Mangyayari lang yung fifth set pagka may decider na rubber match na. So meaning, nagtigda dalawang set na panalo yung both teams. Kaya pagdating ng fifth set, decider na yon. Sudden death na yon, rubber match na yon. Okay? Ang isang set sa volleyball ay up to 25 points. Up to 25 points ng first set, up to 25 points ng second set, up to 25 points ng third set, up to 25 points ng fourth set. Ngayon, kung makakarating ng fifth set, up to 15 points na lang yan. Okay? Sinisimulan yung game sa pamamagitan ng coin flip or coin toss. Yung coin toss, tatawagin yung dalawang captain ball, papipiliin sila heads or tail. Okay? And then, kung sino man nanalo dun sa coin flip or sa coin toss na team, tatanungin ngayon ng first referee. Ano ang gusto mo? Team A ang nanalo, halimbawa. Head ang pinili niya, head ang lumabas. Team A, ano ang gusto mo? Service kayo o pipili kayo ng pwesto sa court? Kung pinili ng Team A yung service, yung Team B ang pipili ng pwesto sa court. Ah, doon kami. Ayaw namin dyan, mainit. Kung court ang pinili mo nung nanalo sa coin flip, pipili kayo ng court. Pero automatic ang first service ay yung Team B. So, ganun yung coin flip. Okay? Next, substitution. Merong system of substitution sa volleyball, unlike dun sa volleyball, open sub. Sa volleyball, hindi. Body-body or body-body system ang tawag dyan. So, meaning, kung sino lang ang pinalitan mo ng set na yon, siya lang ang magiging kapalitan mo hanggang matapos yung set. Pwera na lang kung libero ka. Mamaya papaliwanag natin yung libero. Okay, so body-body system. Say for example, player number 1, 2, 3, nasa harapan. 4, 5, 6, nasa likod. Sila yung pinasok. Okay? Si player number 7, nasa bench. Naglalaro na. Naglalaro. Okay? Then, pumalo si player number 3. Hindi pumasok. Nagalit si coach. Palitan mo yan, palitan mo yan. Si player number 7 ang papalit kay player number 3. So hanggang matapos yung set, sila lang ang pwede magpalitan. 3, 4, 7, 7, 4, 3. Okay? Halimbawa si player number 8 nandun din sa bench. And then, naglalaro ulit. Okay? Si player number 7 ngayon, na pumalit kay player number 3, okay, ganun din, nagkakalat, nadapa pa. So nagalit si coach. Pwede bang palitan ni player number 8 si player number 7? Hindi. Ang kabady ni player number 7 ay si player number 3. Siya lang ang pwedeng pumalit doon kay number 7. Si number 8, pwede siyang pumasok basta yung papalitan niya wala pang na previous na nasaban na sa kanya. Kailangan body-body ang substitution sa volleyball. May katandem ka sa substitution. Pwera na lang kung libero. Yung libero, actually, yung libero, hindi nga nagpapaalam yan sa sabi. Itatakbo lang yan sa likod. Alisin na yung papalitan. Okay, yung libero, yun ang mga isa sa mga advantages niya. Okay? Kaya nagkaroon ng libero nung araw, wala naman yan. Nung bata kami, wala naman yan. Yung libero, kaya nagkaroon yan para sa depensa yan. Kasi yung libero, kahit saan siya pumeso sa court, hindi siya tatawagan ng wrong positioning. Pwede rin siya mag-sub, hindi na siya magpapaalam. Hindi na nakaka-break ng momentum. Okay? So, yun ang body-body system. Okay, ilan ang total timeout sa volleyball? Ang total timeout sa volleyball is 28. Bakit naging 28? Kung itatawag lahat, 28 yan. Why? 20 timeouts para sa coaches. Paano naging 20? Take sa 10 bawat coach. Okay? So, paano naging 10? Dalawa kada set. Dalawa kada set. Okay, so si Team A may dalawang timeout para sa first set, may dalawang timeout para sa second set, dalawang timeout para sa third set, dalawang timeout para sa fourth set, dalawang timeout para sa fifth set. So total of 10. Si Team B ganun din, first, second, third, fourth, fifth, tigda dalawa. So total of 20 na. Paano naging 28? Kasi meron tayong tinatawag na technical timeout. Meron bang nagtatanong? Okay. Meron tayong tinatawag na technical
timeout. Okay, so ano ba yung technical timeout? Yun ay mandatory timeout ng game, ng official. So, kailan tinatawag ang technical timeout? Dalawa sa first set, dalawa sa second set, dalawa sa third set, at dalawa sa fourth set. So, 2, 4, 6, 8, 8 technical timeouts lahat-lahat. So, 8 plus yung 10 ng team A plus 10 ng team B, total of 28. Kailan tinatawag yun kada set? Pagka meron ng team na nauna nang naka-reach ng 8 points, kahit na anong score pa, basta may unang naka-8, pipito yung referee para sa kanyang unang pahinga, first technical timeout ng set na yun. Kahit hindi tumatawag ng timeout yung dalawang coaches, siya yung pipito para i-timeout yung game sa 8 point. Okay? And then resume play. Then, pag meron ng team na naka-reach ng 16 points naman, unang naka-16, pipito yung referee para sa kanyang pangalawang pahinga, second technical timeout ng set yun. So, 8 point at 16 point ang technical timeout. First, second, third, and fourth. Bakit pagdating sa fifth set, walang technical timeout? Why? Bakit? Mga mister at miss na nagba-volleyball, bakit walang technical timeout pagdating ng fifth set? Bakit first set lang, second set lang, third set lang, fourth set lang? Crucial game po. Bukod sa crucial game, bakit walang technical timeout? Balikan niyo yung slides. Why? Kasi hanggang 15 na lang po yung... Hanggang 15 na lang. Very good. Hanggang 15 na lang. But, pagdating ng fifth set, okay, pag meron ng team na naka-reach ng 8 points na una, okay? Nakauna na siyang naka-8 kahit na sino pang team basta may naka-8 points na. Pipito pa rin yung referee. Pero hindi para magpahinga, hindi para mag-technical timeout. Anong gagawin niya? Pipito change yung court. Very good, para mag-change of court yung dalawang team. So pipito pa rin siya pero walang timeout. Mag-change court lang sila. So kung nandito ka sa left side, pagdating ng 8 point, mapupunta ka na doon sa kabila, pati yung mga players mo, coaches mo, lilipat ng kabilang bench. Okay? So, magpapalit kayo. So, yun yung mangyayari. Pagdating ng fifth set, pipito pa rin. Okay? So, yan yung volleyball game. So, sa volleyball game pala, meron yung mga important rules na lang ha. Okay? Sa crossing, nung unang araw, mga matagal na to, bata pa kami ng mga nanay at tatay nyo. Pagka tumapak yung sapatos mo, dumikit yung sapatos mo sa linya, automatic crossing ka. Hanggang pinalitan yun. Pinalitan yun nung mga circa 1990s. Yan, pinalitan. Okay? Tapos, ang pumalit dyan, oras na yung paa mo, tumapak sa court. Okay? Tumapak. Tapos, hindi mo naman inaangat. Okay? Basta in-slide mo lang pabalik, okay ka pa, hindi ka pa crossing, pwede ka pa. Okay? Hanggang sa pinalitan na naman ng FIVB. Tumapa ka dyan. Layer mo. Ha? Oh, yung bola yata, yung kunin mo na lang. Ilang bola yon? Wait lang ha. Ilang bola yan, Drex? Lima, okay. Sige. Okay, sorry. Okay, so... Ngayon, binalik na naman yun. Basta tumapak, automatic touch, crossing ka na. Sa touch the net, ganun din. Nung araw, nung mga bata pa kami ng nanay at tatay nyo. Okay? Once the dumikit man lang yung t-shirt namin doon sa net, automatic tatawagan kami touch the net. Kahit dumikit lang. Pero binago ng FIVB yun. Nung panahon namin na estudyante kami, tumama yung kamay mo sa net, good. Okay? Nagalaw mo ng konti, good. Hindi ka tatawag. Huwag mo lang galaw-galawin yung net. Yun, crop. Ano ka na, touch the net ka na. Okay? Pero ngayon, hindi. Binalik ulit ang FIVB yan. Dumikit ang kamay mo, na-touch mo yung tip lang, kahit na anong touch mo lang doon sa net, kahit katiting lang, dumikit damit mo sa net, automatic touch the net. Okay? Check ball or touch ball. So, ibig sabihin ng check ball or touch ball, nag-block ka, okay, sumayad yung bola sa kamay mo, kahit naman hindi naka-impede, basta dumikit lang, automatic touch ball ka or check ball ka, ikaw yung last touch. Kung umoutside yung bola. Okay? Service area. Ang service area naman ng volleyball is this.
natin sa diagram. Magmula dyan sa pit na yan, hanggang doon sa kabilang dulo, pwede kang mag-service. Okay? Yan, at saka yan. Ito kasi, dati pa itong diagram na to kaya may service area. Okay? Next. Wait lang ha. Okay. Ilan ang legal touches sa volleyball? Ilan ang legal hits? Ilan ang allowed? Mga nagba-volleyball, ilan? 3 touches, sir. Okay, 3 touches. 3 touches. Okay? Pumalo yung kalaban. Okay? Pumalo yung kalaban. Pagpalo nung kalaban, na-block mo. Pero sa sobrang lakas, pagka-block mo, tumalsik yung bola sa likod imbis na pumunta sa court nila. Ang lakas eh. So tumalsik sa likod. Binigpas nung kakampi mo. Okay? Pagbigpas nung kakampi mo, sinet nung kakampi mo. Okay? Pag-set nung kakampi mo, pinalo pa ulit ng kakampi mo. Ilang touches kami? 3 pa lang po yun, sir. 3 pa lang. Bakit 3 pa rin? Kasi pabinlock lang po. Galing po sa blockings. Yun, kasi ang blocking ay 0 touch. Hindi siya kasama as legal hit. Kahit pa, tumalong ka para mag-block. Okay? Pumalo yung kalaban. Sa sobrang hina ng palo niya, pagka-block mo, nalaglag pa sa harap mo. Kaya yung mong matalo, tinira mo ulit. Double ka ba? Hindi ka double nun. Kasi hindi counted as legal touch yung blocking sa volleyball. Okay? So, yun yung ruling naman dun sa 3 touches na legal touches sa volleyball. Okay? Change court, na ipaliwanag na natin kanina. Okay? Next, 7 basic volleyball skills for beginners. Forearm passing or also known as bumping. Okay? Volleying, yung nire-return ng nire-return. Setting, yung tinotos. Digging, yung hinahalo ka yung bola, sinasalo mo. Yung hindi mo sasaluin, ibig sabihin hinihit mo ng dalawang braso mo. Attacking, pumapalo ka para maka-score. Blocking, binabantayan mo yung palo, hinaharangan mo. And then serving, yung nasa likod ka. Okay, nasa service area ka, papunta dun sa kalabang. Okay, yun yung palo mo. Okay? So, yun yung lecture natin sa volleyball na yan lang ang mga ilan-ilan lang dyan ang isasama natin sa quiz is. Kasi bulk ng quiz is natin is yung task at saka yung reading materials. Ang quiz is natin most likely mga around 15 questions lang. Malamang ganun lang, kadali. Okay? So, any questions? Anything else? Anybody else? Wala naman na po, sir. Okay. Ano section nyo? BPED 1.2 po. Okay, nakakapag-encode na eh. Okay, wait. Tingnan natin. Pull up natin. 1.2, no? Wala munang magre-react? Wala muna. Dahil baka nag-submit na kayo pero wala kayong grade dito. Ako muna ang magsasalita. Yan. So ang wala pa as of today ay si Miss Adalia, Mr. Belardo, Mr. Hinlo, Leonud, Lumbre, at saka Ramos. The rest nakapag-submit na ng prelim. Kung sakasakaling nag-submit na yung mga binanggit ko na yan, malamang hindi ko pa yan na-like. So, pakitag ako para ma-like ko na dun sa Facebook group. Yung mga bagong dating lang, tayo po ay may Facebook group. Never akong nag-check sa Google Class. Palagi akong nag-check sa Facebook group. Paano magsasubmit sa Facebook group? Paulit-ulit tayo. Actually, napipikon na nga ako eh. Okay? Okay. So, paulit-ulit na lang tayo na meron na naman nagsasubmit ng hindi dapat makulit. Okay? Naka-post na ako, may video lecture na, meron pang announcement na all caps dun sa submission post, ganun pa rin. Nagsasubmit pa rin week 1 lang. Again, malinaw na malinaw. Ayan, oh.
Sabay isasubmit ang week 1 at week 2. Kung week 1 lang yan, huwag na huwag mong isasubmit yan. Papadelete ko yan. Week 1 and week 2 sabay. Again, paano mag-submit? So, magko-comment ka and then para sa week 1 and then re-replyan mo yung sarili mong comment para sa week 2. Okay? So, ganun kalinaw. Okay? Ganun ang pagsasubmit. Sir, paano pag late? Sir, pwede pa bang umabol? Sir, kaya enroll ko lang eh. Sir, ganito. Sir, may sakit po ako. Sir, ano ako? Sir, kung ano-ano, dami niyong katwiran, hindi ako galit. Merong October 2 post. Paki-watch muna lahat ng video lecture dito na link na pinost ko na sa Facebook group natin. Nandito lahat ang mga sagot sa tanong niyo. Huwag muna kayong magme-message sa akin. Panuurin niyo muna lahat yan. Okay, bago kayo magtanong. Dahil nandyan na lahat ang kinakailangan yung mga answers sa mga questions niyo. Okay? So, meron pa ba tayong katanungan? Meron pa bang gustong i-clarify? Yung mga binanggit kong apelido kanina, nandito ba kayo? Meron bang nandito ngayon? Wala. Wala naman. Or may kakilala kayo dun sa mga yon? Meron ba? Mga binanggit kong apelido? Anybody? Walay? Sir, di ko pa po napapasay sa akin, sir. Ah, ito si Mr. Lumbre. Wag nang kayong mga twiran. Panuuri nyo lang yung video lecture post ko sa Facebook group natin. Nandyan lahat ng sagot sa tanong ninyo. May minus ba yung late? May ano ba yan? Nandyan na lahat ng sagot sa tanong ninyo. Panuuri nyo na lang. Okay? So may questions pa ba? Anybody else? Anything else? Questions? Wala na po, sir. Okay, wala na. Next week, doon na tayo magki-quiz. Isa next week. It's either Monday or Tuesday. So, ipunin nyo na yung mga slides nyo, mga screenshots ninyo, mga notes ninyo. Yun ang re-reviewin nyo. Again, ano ang paglalabanan natin? Ang pinaglalabanan dyan, hindi ko re-record yung grade nyan. Wala yan. Ang pinaglalabanan lang dyan, kung sino magta-top 3 sa quiz sa klase ninyo, hindi nagagawa ng project, hindi nagagawa ng finals. Ano ba yung finals? Yung finals yun yung mamimili kayo na magsusumba ba kayo o mag-aarnis kayo na may music. Yun ang Sumba, finals. Sir. So, yun nga, mamimili kayo sa dalawang yun. So, kung ayaw nyong gawin yun, mag-review kayo, makuha nyo yung top 3, exempted na kayo sa finals na yun. Wa 100 ko na. Okay? So, any other concerns? Questions? Anything else? Anybody? Ano po, sir? Wala na raw. Okay, calling once. Twice. Okay, thrice. Sige, if none, let us pray. Lord God, maraming salamat po sa lesson. Ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Pero pulit ng talino, lakas at galing sa iba pa po naming mga subjects. We pray in Jesus Christ's name. Amen. Okay, salamat. Thank you. Salamat, sir. Ingat po, ingat. Thank you po. Thank you, babe. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Mahal na mahal. I love you. I have a crush on you, sir. Abaliw. Ingay mo, Selwyn. Ingay mo. Elwin, nagpasa ka na.